Adi na ay ke sigurado gi ka maulo ko agay. Balik. Sewan dirhaman dirhaman. Helmet lagi ta ka? So hello guys, magandang araw ulit mga kabakal. So may panibago na naman tayong Francitel Trasis. So ito na. Ito yung ito yung gagamitin nating ito yung gagamitin nating rafter para sa pool truss natin. Ito mga 2x6x1.5 na 4 lens. Tapos lagyan natin siya ng tubo para sa poste. Ito yung gagamitin natin na number 4. Then ini ito ibahay natin itong lahat ng mga lumang bahay dito. Papalitan natin siya ng bago. So second floor kibali ito siya, pero kahoy lang lahat ng ginamit. Pero papalitan natin siya ng ground floor. So maglagay na lang tayo dito ng puste. So lagyan natin dito ng puste. Tapos itong steel truss ipataas natin. Ipataas natin itong steel truss. Tapos dibay natin ito lahat. Lagyan natin ng bago. So babaguhin natin ito lahat, pati itong steel trusses, kasi medyo baba yung dito. Kaya i-hang muna natin para gawa natin siya dito ng dalawang kwarto para paparentahan daw ng mayari. Kaya kailangan linisin natin to, pati itong dito, gibain natin to, lagyan natin ng kwarto doon para sa kusina nila. Tapos ito na, ito yung dati, ito yung dati, no, kailangan natin gibain muna. Yan, basta naman. Ayan, gibain natin to. Para itong steel trusses na nauna, kailangan ipataas muna natin yan kasi mababa na dito ng area. So kailangan ipataas muna natin ng 10 feet dito para hindi mainit. So floor to top, kailangan naka 10 feet tayo. So ayan guys, abangan nyo to, dahil medyo mahaba-haba itong gawin nating video. Tapos gawin ko na lang itong part 1 dahil gigibain muna namin to. Wala na, lata na lahat ng mga kahoy. Delikado na kasi, oh. Ayan na, wala na. Di pangkao na siya, tanalo ka anay, day. Pangkao na din siya. Delikado na tama tamakan. Wala dong, itapok na dito na lang. Ganito na lang guys. Isa na namin tong pipinturahan para next week. Gabit na natin si Itas. Panoorin nyo na lang. So ayun na guys, ilan nag-iisulay, ilan nag-iisunda na hubong kagang ilang atong. Ano? Okay. Ato na ning sugdan.
Okay. Okay. Pit lagi siya. Ito lang bulutun. Kaya hadlo kayo guys. Kaya oh. Pati ni siya. Latak nagi kayo. Oh. Ang naghawi dan eh. Kanina lang atrasis. So muna itong gitipurarihan o pusting atubo. Ika ni siya nga gutter. Dito na ni siya sa pinakadulo. Isod kita oh. Kaya habong niya. Hiraw. Ini nai labi. Isi mo apil ipuir sa dre. Oh, apil niyo. Hey, hey, duksa ka sa. Duksa ka sa. Na, thank you. Ha? Ah, di na bak. Ay, okay. Sigurado gi ka maulo ko. Agay. Balik. Di man, diraman, diraman. Helmet lagi ta ka. Tanggal na, sunod din yung alkumar. Ito na yan. Sumay ng lupad. Magulang sa anay. Gawa mga magulang sa anay ng lupad. Ayun sa tubig daan. Pag kinakosgan nga elektrisyan, abte kayo nakaresponde kay sigurado mambuto gini atong mga ipambunlot na. So, na guys. Na siyang gi tanggalan. So ang pusti na to maglagay ta ng isang pusti dito. Kailangan muna natin hukayin yung mga kabili ah, mga ditumbar para makatakit yung pusti natin na di 4 na pusti pati din dito dun pa sa dulo. So 4, sibali 4 mga 5 pusting kailangan natin para matibay. So lahat na pusting gagamitin natin ay 4. So flooring 2 top, kailangan nakapinpit tayo, pinpit para hindi mainit si baba. So lagyan natin dito ng 2 kwarto para pang rent. So yun na, isahan na natin. So magtiltil muna tayo ng simento para maglagay na kami ng puste. So umpisa na natin lagyan ng puste maya maya. So pananggalin muna namin yung mga puste, pero yung mga kahoy na naiwan hindi muna namin siya tanggatanggalin para pag maglagay na kami ng full truss at saka na lang namin dadaanin pagtanggal para dili-delikado. Hindi siya mahirap tanggalin. So ayan, panoorin nyo na lang maya-maya. Okay. Sumpay sa tao si Forlins para sa atong full truss or rafter. Kyle, sige naman kakalakaw-lakaw, Kyle. 15. Kita size kebok. 56 kebok. Okay, muna niya itong puste. So kailangan pa niya siya dire buhatan o beam para maklose din puste na to. Okay, nakahang. So lagyan siya dito ng beam semento para matibay. Kaapak siya sa semento kasi lagyan dito siya ng hollow block, piling ng hollow block dito sa center ng tubo ng 4. So dun yung pang-apat na puste, pang-5 doon, pinaka dulo. So ayan na, na-install na natin, kabit na natin yung 2 poste.
Jaket. Nama ko yung mga jaket ko sebelah ikut. Mobilin. Basta terbaho gani dala kita tanan. Ha? Okay. Dapatan. So guys, update na lang namin kayo maya bukas no. Daliin muna namin tong video na to dahil dudungan muna namin tong mga si Porlins. So bukas baka makalagay na tayo ng kumpletong poste para matapos na. Sige, na natin din tong lumaan nila para palitan din natin ang bago. So, update na lang namin kayo bukas guys. Ganito na lang. First day namin to. So, antayin nyo hanggang pagkatapos. So, asahan nyo mga part 1, part 2 to. Maabot siguro to ng ilang part. So, sana subaybayan nyo palagi guys. No? Ganito na lang. So, ayan guys. Ito na po ang pangalawang araw natin today. So, ready na po yung si Porlins natin na size para i-kabit natin sa itaas. So, giniba na namin yung mga sin para pagdugtong natin sa pull truss natin, hindi tayo mahirapan. So, ngayon, lagyan natin siya dito ng kunwari akin dim para sa pull truss niya. Ayan. So, update na lang namin kayo maya-maya. Guys, this is me. Comment my suluhin mo yan. YouTube channel. This is Guapitoy. Masyado pa naman talagang maka. Okay, bugo na yung mata. Ano? Ano? Ano ka na eh? Hiwi, mga punagod. No? Halo Korea ya. Hahaha. Hei, ini apa? Apa? Ah, keren. Apa? Oi. Nani? Hai, kamu. What the fuck? Ya, wak ini. So, what's up, guys? Ito na. Mag-install na ta, maglagay na tayo ng C4 lens. Maglagay na tayo ng C4 lens. Ayan na sa itaas. Ayan na. Tara. Tarong. Ito mga welder ito natin. Ayan na. Mga Kylos vlog, Pangoy's vlog. So, tara. Pasakat na tanan sa taas para makita ninyo. Mula na, itong poste nga tubo. Ayan na. Si 4 lens na ginamit nating Raptor, no? Pero dito, guys,
baka nagtaka kayo na hindi nakapatong ng masyado yung pusti natin. Lagyan pa natin to dito ng beam. Ano? Dagdagan natin to siya ng simento dito para paglagay ng hollow block. Dapat yung hollow block naka-flashing tayo dito. So naka-inside yung tubo natin. So lagyan muna natin siya ng simento dito sa gilid para sa gitna natin yung C4 links ano natin, hollow block natin. Saya na. Akyat muna ako. Okay, so ginamit natin na C4 links ay galvanized ya, 2x3 lang. Yung tubo natin schedule 20 pero China. Ah, schedule 40 siya pero China. Naka-China lang siya, China brand. Saya na. Mas dong mas, delikado tas COVID. Nah, mas ya. Nito mundo. Enak kanta. Feeling, oh oh oh, feeling. Don't subscribe. Don't subscribe. Muntik na ako nalaglag ha. Tanginit. Muntik ka na. Soko pa. Ge. Nani ang libor ni kaparas. Paras kinuwang. Nani kaparas dia lain. Oh ini kendre on tokere. Tokere mo. Tokere dia. Apa yang segala ini deh? Koi side, koi side, koi side. Ah, ah. God, hirap maghanap ng bigas. Tanawa tong kagara-gara dere nga ingon ng plaster kay saitan. Okay, murag buang. Diba? Aton dito rin kulagana. So ito guys, itong ginamit natin na C4 lens 2x6 2x6, ito yung Raptor natin ay 1.5 lang to siya. Nilagyan ko lang siya dito ng depumbar para hindi naman siya basta-basta maano. Kaya nilagyan ko ng kabilya o depumbar. Then ito naman 1.5 lang to siya nga galvanized. Standard nga 1.5 2x3. So ito lang, pero mailagay pa tayo ditong sagrad. Lagyan pa natin siya sa gitna ng
itong girth na to. Yan. Itong angle bar na to. Ilagay natin to dito para matibay. So ito na. Basta na. Dugtungan pa natin yan papunta doon. Yung napansin nyo na may 2x3 dyan. Saba. Okay, ganyan. May 2x3. Linsa lang na niya, linsa. Dong. Idot dong, idot. Idot yun. Idot yun. Oh. Kana, kana, kana. Idot yun na, idot.